Oh, dito siya. Para sa concert po? Yeah. And sa mga ASAP performances. Actually, alam po namin kasi sabay-sabay po kami nag-reverse lagi. Totoo po. Oo, tsaka yung emails, yung mga studies. Opo. Nakikita na po doon agad. Yun lang. Nasaan ba yung chinelas ko? Dito, alam ko yan kung saan ang magaling. Minsan sa mga singing contest, ganun. Sa mga singing contest, ganun talaga. Hindi pinapaalam yung kanta. Thank you so much. At syempre, habang naghahanap pa si Mr. Aaron ang magtatanong. Jael, we have a question from the editor of the Manila Bulletin, Mr. Jojo Panali. Oh, that's very good, Aaron. Follow-up ko lang dun sa comment. Kasi especially nung nagsisimula yung champions a few years back, yung ano nila, Sarah, there was a rumor na yun nga, they may pinapapanood sila ng rehearsal ng makaka-production number para lang ma-ensure na at the very least hindi matalugan, or at worst para malagpasan. I don't know how, what do you think of such rumors? Yun na lang. In your perspective. Actually, na-share po sa akin kay Kuya Eric na nagtanong siya sa amin if sa amin daw ba, sa segment namin ay nagtatanong daw po ba yung ASAP kung anong suggestions of songs. Kasi sa kanilang daw po, ganun daw po, they get to suggest the songs. Kasi sa amin is assigned na lang po eh. And then, it's our, kami na po bahala sa delivery. The arrangement is theirs po. So, wala po. Alam na po namin agad yung mga songs of each other. Kumbaga every week, parang ano pa ngayon, kinakabahan tayo pag Wednesday na. Kasi ano kaya so many times sa atin, mamaya kung ano yung naka-assign sa atin. So yun po, malalaman po namin yung song talaga every, siguro Thursday. Yes? May tinatanong po si Jaiho, Tito. Uy! Ano daw yung tanong? What do you think of such rumors na minsan daw eh pinapa-class 5 pa pag nakita na yung kasabay eh mas mataas sa kanya, yung ganun ba, yung tungkol sa ganung competition, is it still around sa inyo, or do you feel that pressures among yourselves? I don't feel any pressure right now. Well, doon po sa mabakla yung Birit Queens. Doon po my family. Doon po, parang ano naman, sa amin, well, siguro yun ang kaibahan sa amin dahil wala kaming, hindi kami pwedeng, kunyara may isang song, hindi na pwedeng pataasan ng 5, hindi na papataasan natin ng keys. Ganun. Para lang makatalbo. Kasi kung ano po yung binigay sa amin, yun po yung para magiging challenge sa amin kung paano namin siya bibigyan ng justice na ganun po yung areglo niya. Sa akin, Tito, gusto ko lang i-share ha, ang maganda sa Birit Queens, kung halimbawa isa sa amin hindi abot yung kanta or yung part na naibigay sa akin hindi ko kaya, pwede kong ipasa na. Yes. Sinatanggap naman. Basta mapag-usapan namin, hindi ko kaya, ikaw lang muna. Pag di po tinanggapin po ang issue. Yes. Ay, dagdag na lang sa tingap ng 1-5. Charing. May dagdag din ako na 1-5. Jot po sa, ano, sa tanong ninyo. Like, kapag nabibigay po sa amin yung mga materials, may mga songs po kasi na kunyari masyado pong mataas yung key or masyado naman pong mababa yung key na sasayad na po yung boses namin. So that's the time po na magre-request po kami sa ASAP na pwede po bang pataasan lang po ng konti, or paano po namin request? Pwede po pataas po ng half note lang or one whole key para po ma-perform po namin ng maayos yung kanta. Pero yung sasabihin po na magpapataas kami ng keys para lang po matalbugan yung key ng isa, wala pong nangyayaring ganun. Also, it's merging of songs eh. So, usually our key is followed by yung kasunod ng mga songs. Doon nagbe-build up. As long as komportable tayong kantahin yung key na yun, yun na po yun. Okay. Yung next question ko. Naintindihan naman natin na ang kasikatan, hindi naman forever. Ano? So habang andyan yung opportunity, of course you grab it. Pero napatunayan na din naman na minsan pag overwork ka, naapektuhan yung boses mo. Madami ng artist ang naapektuhan yan. Anong limitations ang nilalagay niyo sa sarili niyo para hindi kayo dumating sa ganun? Learning from them. Tito, siguro
for me, bisyo eh. Maganda lang sa amin, wala namang may bisyo sa amin. Ako, umiinom ako minsan. Saka siguro kung alam mo sa sarili mo na nahihirapan ka, huwag mong ituloy. Kasi unang-una ang pinakakalaban po ng mga singers, yung pagpupuyat. Saka ang hirap kasi pilitin kumanta, lalo kapag may nararamdaman kang masakit sa lalamunan, yun po yung pinakadelikado. So kung may, kung meron naman pagkakataon na ipahinga mo or magsabi na hindi mo kayang gawin yung isang, or may isang araw na may trabaho ka pero hindi mo kaya, sana wag na lang pilitin kasi baka masanay ka na isipin mo sayang yung pera. Alam mo yun, di ba yung maya-maya pera na yan, tapos tatanggapin mo lahat. So, paano naman yung sarili mo? Siguro may yung po, pera para na nakuha mo, pinang-hospital din. Oo, mas mahirap po pag ganun eh. Minsan dapat din po talaga nagpapahinga pag alam mo din niyo po kaya. Diba, huwag mahihiyang magtanong. Kung may right best. Sabi lang! Ganyan po talaga si Clown. Baka niyo po yung version namin yan sa concert. Diba? Uy! Brandy! Sorry. Marami pala baon. Si Clarice, ang daming baon jokes. Iba din. Kasi daw po, ano yung inaantok na daw po siya. Parang hindi sila antokin po. Si Clarice po kasi ang pinakamaaga kanina sa BTR shoot. Alas 5 na ba? 6 a.m. po kasi ko. 6 a.m. Yes. Okay lang yun lang. Okay. Yung si Jonah, pati si Marissa, so kumatanggi kayo sa work sometimes? If necessary? Me po, if it's... Actually, yes po. At this point, I don't want to. Kasi yun na yung mindset na yun na parang sayang, baka anong iisipin, yung sending yung pera nun, magagamit din. Pero, lalo na po ngayon, actually, we'd have to admit that we are marami kaming ginagawa for the concert. We're booked with rehearsals, BTR shoots, promos, iba't ibang shows po. So, kung pwedeng hindi or tanggihan na lang po muna the opportunity, if it's for the best sa bosses and for the self, I would have to po. Ako din po, ganun din po. Kung talagang kinakailangan na po na tumanggi at ipahinga po yung sarili, ginagawa ko rin po yun to protect my voice, my body. Basta lang din po, sabi nga po nila, di ba, prevention is better than cure. Oh, mamaya, makatakala naman ng live. Sorry. Ayun po. So, bago ka pa po dumating sa kondisyon na magkasakit ka or mahihirapan yung vocal cords mo, yung katawan mo, mas mabuti po na kapag may chance talaga, magpahinga. Katulad nga po ng sinabi nila, Anggen, na number one kalaban po talaga ng singer, puyat, and then bisyo. Kasama din po yung diet sa dapat maging disiplina para po maalagaan yung boses namin. May mga certain na pagkain po na pinagbabawal na dati po, hindi ko po sinusunod kasi pakiramdam ko po parang batang-bata pa ako. Kayang-kaya ko pa kahit ano po yung kainin ko, yung mga bawal like chocolates, mga coffee or any, basta po yung mga bawal. Dati po I kept on eating those food. Ngayon po, paborito ko po kasi talaga yung mga yun eh. Pero ilang beses din po akong nagsasuffer, ilang beses pong nagkakasakit, nagkakaroon ng laryngitis, acid reflux. So ngayon po talaga natutunan ko po na dapat talaga may disiplina ka bilang isang singer. Yung last question ko. Last year, admittedly, si Sara Jeronimo, nagpahinga siya from work. Maybe not totally, pero naglay low talaga siya at sinabi niya yun, ano. To find herself as an artist more, or to find where she is now. Kayo ba tinatanong yung sarili niyo? Like, for the longest time, sabi niyo na nga yung Birgit Queen, hindi naman kayong nagpangalan sa inyo niyan, binigay sa inyo. But have you ever consciously thought of, sino nga ba ako as a singer? And if so, ano ba yun? Ano ba kayo isa-isa? From your own perspective, hindi yung bigay lang ba, or yung observation.
ako po, pakiramdam ko kung saan man po ako nilagay ngayon, feeling ko, dito po talaga ako, ito po talaga yung lugar ko. Kasi dito po sa genre na ito, ako na una-una nakilala dahil ito po yung pinakita ko po noong nagsisimula ako sa singing contest. Talagang, kumbaga, ito na po yung parang naging masterpiece ko po, kumbaga. So, wala naman po ako dun sa estado na parang hindi ako ito or napipilitan lang ako gawin itong mga bagay na to. Bukal po sa loob ko kung ano man po yung pinapagawa sa akin na klase ng mga performances ngayon. Dahil ito naman po talaga yung ano ko ba maano yung ma-explain? Kumbaga, ito talaga yung ano ko, interpretation. Dito po talaga ako. Tsaka as an artist po siguro, darating po talaga sa point na gusto mo mag-explore kung ano pa ba yung tunog na pwede mo may offer sa tao. Kasi po medyo pangit din ako kung paulit-ulit na din po yung naririnig ng tao sa'yo. So hindi nung po masama kung one time, magbigay ka rin ng bagong flavor sa mga tao para magulat sila na, wow, kaya niya pala to. Okay pala to. So, parang ikaw yung magiging instrument para marinig ng mga tao na okay pala yung gantong tunog. So yun po, darating po talaga sa artist na minsan mag-explore siya ng iba't ibang tunog po. Genres. Yes, Morrison. Well, it's the same also with Ate Jana. Ako kasi po, I also started with singing competitions. So being labeled as a Pirit Queen for me is, although it's pressured kasi being mga Piriteras, parang lagi nga pong hinahanap ang Pirit. Pero same din po sa sinabi ni Clang, ni Clarice, na we are also just, we can also give other flavors to the song when it comes to genres, arrangements, di ba? Kasi ako po, like ngayon, I'm also doing theater, pero I know in my heart that I'm more mainstream pop ballad R&B po. Mai-add ko lang din po, kasi ang maganda rin, ngayon po meron po akong album, Understar Music. Ang maganda rin po sa recording label is, kahit po may mga certain songs po sila na binibigay sa amin, na ipinare-record sa amin, pinagagawa, pero binibigyan din po nila kami ng freedom to choose kung ano po yung iba pa namin gustong gawin. Like for example, sa album ko po, hindi naman po lahat ng songs doon ay birit. Meron din po mga mellow lang talaga. Oo, merong mga yung mga type of songs na mas malalalim kumbaga than masa songs. Yun po. So happy naman po. Yes, thank you so much, Miss Angeline. Thank you. Ako naman, thank you. Nakala ko kasi hindi na ako sali. Salamat po. Ako po ang sorry, masayalam po ako. Honestly, kaming apat, nakakatuwa lang na pare-pareho kami nang galing po sa singing competition. Pero ako, katulad sa ASAP po every Sunday, hindi naman po pare-pareho ng, hindi naman po magkakatulad yung mga genre ng kanta na ibinibigay sa amin kada linggo. Pero sa pagkakakilala ko sa sarili ko, ako po talaga isang balladeer. Pakantahin nyo na po ako ng kahit anong kanta, huwag nyo lang akong pasayawin. Yun po ang pagkakilala ko sa sarili ko. Maraming salamat. Alam mo, sundutan na natin yung question ni Sir, yung huling tanong, kasi nababanggit naman nila lahat sila ay nanggaling sa mga singing reality search. Ang tanong naman, syempre mula pa rin sa Middle East natin, si Christine Abante of College Times. Ano daw ba ang masasabi ninyo at masishare ninyo na biggest lesson na natutunan ninyo dun sa pagsali ninyo noon sa singing contest at hanggang ngayon na very successful singer na kayo? Ano yung natutunan ninyo mula dun sa journey na yun, sa pagsali hanggang sa ngayon na kayo ay talagang may mga brand na Spirit Queens, may mga concert, ganyan, album? I would like to start that. Ako po kasi, yun, coming from singing competitions, ako po kasi tinrain po ako ng tatay ko na maging very keen sa mga nota. And yun po, before growing up, yun po talaga yung priority ko na mahit yung mga notes. Pero as the time went by, lalo na po nung nag-The Voice po kami, from Coach Sarah kami ni Clang, yung lagi pong
lesson na ibibigay ni coach is always never forget to sing from the heart. Kasi parang, yun eh, mawawali din yung essence eh kung kanta ka lang ng kanta, lalo na pag wala kang connection with the people. So, make sure din talaga na ma-ikanta mo yung message ng song. Hindi lang puro video. Very important talaga ang mga nota na kailangan natin ma-reach. Kasi ang mga... Ang ilusirin ba yun? Pwede ikaw sumagot naman ba eh? Ako, hindi ako kasi hindi ako pa ng nota kasi sa pagiging DJ sa radyo, hindi nota yung ginagamit, iba. Ano? Plaka. So una, baka lumihis yung mga taga Middle East sa lumalay ko. Pwede ka. Kailan, Char. So una. Actually, parehas lang din po kami ng sagot ni Mori na dati din po nung bago pa lang po ako sa showbiz, kakapanalo ko lang po nun sa singing contest. Parang dati po kanta lang din po ako ng kanta. Hit lang din ang hit ng notes. Ayan. Siyempre pag-gabi na. Iba naman yung version niya. From notes to notes. Iba din na siya. Yun nga po, hit lang po ako ng hit ng mga nota. Ay, first to Jonah, nai-hit niya lahat ng nota, ha? Pag nanonood ako pag Sunday, ay gosh, nai-hit yung nota. Iba at, kadalasan pong nagiging feedback po ng mga judges, listeners, ay, okay yung performance mo, maganda yung performance mo, kasi very technical, ang galing mo sa, ang linis, ang technical, kasi mga, all about technicalities po, ganyan. Pero, habang tumatagal po, ang natutunan ko dito sa music industry, based on experience at, base na rin po sa mga nakakasama ko pong mga professional singers, mga nakatrabaho ko po na ahead sa akin, talagang, at ang mga record producers, at lahat po, yeah, po yung manager ko po, pati po siya nagsasabi sa akin na importante talaga na magkaroon ng connection sa audience. Kasi po, dati din po, lagi lang din po ako tingin sa teleprompter. Parang, kulang na lang po yung maging newscaster ako or maging broadcaster na lagi po nagbabasa ng lyrics. Pero natutunan ko po na, aralin po talaga kung ano yung message ng kanta at ang pinaka-importante po is yun nga ma-deliver mo kung ano yung next na answers please. Yun po, ma-deliver po talaga kung ano yung sinasabi ng kanta. Thank you Jonah, Angie. Yung usapang nota. Ako naman ang pinaka natutunan kong lesson po sa lahat ng mga singing contest na nasalihan ko dati. Actually, marami siya. Pero, ang pinaka natutunan ko po na sana matuto tayong maghintay. Kasi, napakaraming mga singers din po na alam ko at kilala ko na hindi lang nanalo or hindi lang natupad ang isa sa mga pangarap nila and nag-give up na, di ba? Ako nga, sa dinami-dami po ng singing contest na nasalihan ko noon, siguro mas marami pa yung natalo ako kesa nanalo ako. Pero siguro talagang normal po yun. Siguro talagang ganun yung ibinigay ng Diyos sa akin kasi para mas matuto akong maghintay na kapag binigay niya yung para sa akin talaga sa tamang panahon, eh alam ko ng pahalagahan. Alam ko ng hawakan, kumbaga, parang ganun. Kaya sana yung mga sumasali po sa mga singing contest hanggang ngayon, nakatulad namin kung paano nag-umpisa, yun lang talaga yung ma-advise ko. Sana huwag silang mag-give up agad. Sana matutong maghintay sa lahat ng gusto nilang marating. Clarice? Yes, ako po siguro agree ako kay Angena. Sa lahat po nasasali sa singing contest, talagang huwag mag-give up. Huwag kayong maiinip. Kasi ako po, nakakalaban ko talaga dati po sa singing contest yan sila Angge. Magkakasama po kami sa amateur si Jonah. Nakalaban ko rin po siya sa mga singing contest sila Cherise. And dumating po sa point last na siyempre, si yes, sino Mori, isa-isa po na nakikita ko sa TV. Sabi ko, nyari si Angge, wow, buti pa siya, nag-ilan na siya. Si Jonah, wow, buti pa siya, napapunod ko na sa TV. Sana ganyan din ako. So, ayun, hindi ako na, actually, muntik na po ako nag-give up nun. Pero binigyan ko pa ng chance, sabi ko, na-try ko pa ito one more time.
ayun, di ko in-expect ni ngayon, nakasama ko na sila, dati naiigit ako sa kanila, nabuti pa sila na nandiyan na sila sa pangarap nila. Ngayon, kasama ko na sila, parang masasabi ko talaga, huwag kayo mag-give up, tuloy-tuloy nyo lang yan, at ipagmalaki ang notang Pilipino. Thank you for saving my, of course, my friend. Okay. I'm curious kasi like, when Jonna joined ABS-CBN, she dropped her last name, Uray. And then, kayong Lynn. Yes. Siyempre, tunay na ina. Nasaan yung Lynn and Uray? Kaya kami magtampo yung Lynn. Magalit, sabihin, alay, hindi ako nasama sa press. Go, June. Di pa nga ako tapos, ikaw naman. Mention na. And then, Morissette and Clarice, they had their last names. Ngayon, ang natitira lang na merong last name, si Miss Angeline Quinto. Was it parang a decision of the management na certain, kumbaga sa branding ba, or ano? Pwede rin naman po sila maging Quinto. Quinto okay. Quinto's para Angels. Parang wala na pong malito. Morissette Quinto. Jonna Quinto. Jonna Quinto. Diba? Siguro po kasi ano, mas nakilala po ako ng Angeline Quinto po eh. Hindi po ako nakilala ng Angeline lang. So, si Clarice. Ako po, inagamit ko pa rin po yung last name ko. Siguro parang di malito. May Cherise pa eh. Sa kanila tinawag Jorisep. Jorisep. For short, Pinagsasep. Kasi po that time po sa ano, sa ASAP New York, kami po yung mag-roommate. So para short na lang, Jorisep lang po. Ako po. Ako, it was a decision between management and myself po. Also, I also personally asked my dad kung okay na po sa kanya. Okay naman po, kasi ang haba na po ng pangalan. Kung nalilito na nga po sila, suspend, nagdagan ko pa. Yun. Tsaka hindi ginawang Morris lang. Pangitin. Yung set na ritin. Set. Clarice, hindi Kla. Mary. Kasi nickname niya lang, Ben. Kaya yung Jonna, wala yung Lynn. Pero ano, meron po kami inside joke nila lahat po ng mga singers na nakasama sa ASAP New York. Sila Casey, sila Ate Jolens. Yeah, Ate Jolens. Kaya JR, Jason D. Darin. Ano, kung Jonna na lang po yung pangalan ko, niretain pa rin naman po yung Lynn Biray. Pero ang gusto nilang ma-achieve is Lynn Biray na daw po yung para sa mga nang tinawag ko siya, Jonna Lynn Biray. Yung pag-jay na Jonna Lynn Biray. Sinigay na hinasama eh. Yes, di ba? June, more pa. I think we are down to last three. Thank you for saving me. Ang ganun lang, so we are done. Was there a
tayo may bad day kayo when it comes to singing. And how did you manage to deal with it? Wow. Yes po, talaga dumarating po talaga sa times or Sunday na hindi po maganda yung condition ng boses mo, pero hindi ka naman pwede pong ano, hindi ka pumunta dahil group po kami, pangit po, pagtatlo lang. So, yun ang naging maganda sa amin is, kakausapin ko sila, kunyari is Morissette, Mori, tulungan mo naman ako, pero hindi ko talaga kaya ito kasi di okay pa kinabi ko. So yun, nagtutulungan po kami sa isa't isa. Kasi po, hindi naman po lagi talaga is nasa condition yung boses mo. Minsan talaga may sipon ka or may ubo. So yun. Sore throat. Yes, o diba? Morissette? Ako, like ang nangyari po nung wala po si Angge, kasi rinash po siya sa hospital. Hopefully, okay na si Angge ngayon. Originally, there were 4 songs with the duets. Kasama namin sila Kuya Eric, sila Daryl. Originally po talaga kasi si Angge po yung mag-e-end ng prod namin with Kuya Eric. Pero dahil wala po si Angge, hindi po makarating. Yung ginawa po namin ay naghatian po kami sa song. So, yun. We're still helping each other out. Yun. Okay na yun. I think okay na tayo. Last 3 Jaiho. Ito, dinap niya na yung kanyang pangalan. Ang natira, Teacher Joe. Walang iba kundi si Josephine Bonzo. Ay, ang bait. Salamat po. Super saya. Hello po. Congratulations. Hello po. So excited. In behalf of mga kapatid na excited. Oo, mga kapamilya pala. Mga kapamilya natin na sa federasyon na ang standing request ay magka-showdown. Kasi yun ang gusto nila. Oo, kalamihan ng mga nasa federasyon. Anong kanta po ang kayang, kumbaga, you already had parang kwentuhan na itong kanta na to, kaya natin ng showdown na. Tapos, how do you avoid na hindi kayo nagsasapawan? Anong gagawin? Pinag-uusapan po ba before yung presentation, yung performance, tsaka yun nga po, ano po yung kanta na... Ulit-ulit din natin yung teacher ko. Wala na yung kanta. Ang kanta ng kanta, Romeo and Juliet. Juliet. Hindi po, Mami Jo. Romeo and Juliet. Oo nga. Na Juliet yung tanong. Sorry lang, Mami Jo. Ano nga po ulit yung question? Ano yung kanta na nag-showdown kayong kapat? Oo, may kanta daw ba kayo na pinag-showdown na nila? Pwede kayong mag-anuhan, maglabanan sa showdown na isang kanta lang. Mahirap yun, Mami Cho. Parang finals exam na yung pinatanong ni Teacher Cho. Sinapos ang laban ni Teacher Cho. Iba din. Yeah. Sure, pinag-iisipan nila yan talaga, Teacher Cho. Inupuan na nila. Siguro, Teacher Cho, iti-tweet na lang. Sanapin na lang natin using the hashtag AsapBeatItQueens, concert press ko. Ito po ang sasagutin. Sasagutin ko muna namin about sa sapawan. Kasi po, every sa song po, meron po kami kanya-kanyang parts. Bago po ibigay yung arreglo is, alam na po namin yung division namin. And when it comes naman po sa harmony, sa mga tono is, binibigyan po kami na naka-assign po sa amin kung ano yung tono namin, kung nasa alto to, sa soprano. Tutulungan po kami doon ni Teacher Annie. That's why may rehearsal po kami every Saturday para maiwasan po yung sapawan every Sunday na. Kasi syempre, hindi namin alam kung ano yung tono. Yung pala, pare-pareho kami. So, ang pangit po pakinggan. So, every Saturday po may rehearsal kami with Teacher Annie para malaman po namin kung ano yung naka-assign na melody para sa amin, yung harmony po namin. Para sa Sunday po, maganda po siya pakinggan. May melody, may harmony po siya. Ayan. Sa song po, ano ba? Ano nga po yung tanong? Chocolate, tita. Hindi naman po uso sa amin ang sapawan. Actually, yung sinabi ni Klang, totoo yun, tita, na kasi may sarili-sarili po kaming parts na ginagawa sa mga kanta namin. So, hindi pwedeng kung ano yung part ni Jonah, ni Morissette, ni Clarice, eh, kukunin ko. Hindi ganun eh. Baka iniisip din nila na yung dulong part lagi ng prod namin, minsan kasi hindi naman laging
big ending, di ba po? So, lahat yon bawat parts na ginagawa po namin sa mga kanta namin, eh, ina-assign po sa amin talaga. So, hindi kami ang kailangan pumili ng mga parts na gusto namin gawin po. Sa kanta po, ano po bang Twitter account niyo? Message. Joke lang, tita. Wala akong maisip, tita, pero sabi ko kay Jonah, kadalasan kasing ginagawang pang-showdown talaga ng mga singers, eh, yung kanta po ni Ms. Regine Velasquez na And I'm Telling You. Kasi sa YouTube lang, napakaraming mga biriteras talaga na ginagawa yung dami-daming version na gumawa nun. Lalo sila Shireen, lati Shireen. Kahit yung mga senior po na singer, mga singers din po. So before the limelight, nung nasa contest, ano, contest period pa lang kayo, sino yung pinakamaraming title? Kung mga sino yung ano, natalo ka nung mga tayo sa inyong apat? Pinakamaraming na panalunan. Sino nagkatalunan? Oo, tinalo ko si ganyan. Sa kantang ganito. Sa aming apat po, wala naman. Wala naman po, pero ang madalas ko po kasing nakakalaban ko si Charisse. So, si Charisse po, bata pa lang kami talagang madalas na mag-title siya. Si Charisse. Joke lang lang. Si Charisse, hindi po Pempengko, hindi gusto mo po. Hindi, kasi nakasama na po namin dati si Charisse. Si Jonah po, nakakasama ko din noon. Si Marcy kasi sa Cebu eh. Oh, I was based in Cebu. Yung mga contest naman po na si Buhay yung sinasakyan. So si Miss Dulce ang kalaban niya. Si Miss Vina. Si Buwana. Mga si Buwana din talaga ng mga. Sila rin. Kumbaga si Marcel Baluarte kong Cebu, ganyan. Eh, di ba? Iyon tunto ako ng Cebu, parang gano'n, no? Yes. Teacher Joe, thank you. Sir A. Yeah, we have a question. Wow, tarik pa niya. Yeah, yeah. We have a question from FPJ, Florencio Buseño. Wow. FPJ, the king. Ang question ko lang, in terms of experimenting with the genre, nagkaroon ba kayo ng ganong feeling? Parang isa gusto nyo mag-rap ako or classical? Nagawa nyo ba yun? And sa tingin nyo, kaya nyo i-pull off for, if ever, gawin niya sa concert? Ako po, yes, I'm very open to that, na makapag-interpret po ng mga songs na sa ibang genre, aside sa mga birit-birit. Same here. And same likewise, indeed. Tsaka ano here po kasi, may, like for example, yung classical po, nung nasa former network pa po ako, maraming production numbers na po akong nagawa na yung pop po, hinahalo ko po yung classical. So, kahit hindi man po ako graduate ng Conservatory of Music, pero na-discover ko po sa sarili ko na kahit papano, meron din po akong kayang gawin na classical style. So, ina-apply ko po yun sa mga performances po namin noon sa TV and sa mga ibang awards show po, mga ganun. Siguro po ano, you can look up sa YouTube na may mga, meron na po akong mga nagawang ganung klaseng performances. And even nung nag-transfer na po ako dito sa ABS, nakagawa na rin po ako ng ganung klaseng production number. Nung time na nagkasama tayo sa Urian Awards. Oh yes, Bring Me To Life. Bring Me To Life, ano po siya, fusion of pop, rock, and classical. Yes. So yun po. Likewise? Same here? Same here daw po, sabi ni Angge. Walang okay. Isagot, same here po. Chari, Clarice. Sir A? Yeah. Okay. Our last question will come from Manay Ethan. Yes, Manay. Pero bago ako magtanong, gusto ko lang i-comment kayo ng apat. Magaganda. Mahuhusay kayo naman. Maraming salamat po, Tita. Kain lang po kayo. Thank you, Tita Ethan.
Kahit ikaw piging. Kahit gusto lang ako itanong sa inyong apat. Anong take niyo sa lipsync? Tita? Paulit po. Tara. Lipsync daw. Lipsinging. Lipsinging? Puso pa ba? Eh kasi kung singer naman po, hindi naman po tamang mag-lipsync ka. Diba po? Parang niloloko mo naman ang audience mo. No? So, sa ngayon, never naman po namin nagawa yung kaming apat, kahit sa asa. Sa concert po ba? Sa concert! Opening po namin lipsync. Pero ano, tita, opening na naman. Ay, parang po ano, gusto ko lamang po, ano, mag-comment kasi, honestly, for me, kung talagang, kung totoong singer ka po talaga, I think hindi po magandang idea na nagli-lip-sync ka. Kahit 1+1 eh, hindi naman dapat. Unless, kung meron kang malalim na rason po talaga kapag ang event ay hindi na po pwedeng ma-cancel, tapos sobrang paus na paus po talaga yung singer. Like ako po, sa totoo lang nagkaroon na ako ng isang experience na I had to do it. Nag-lip-sync po ako ng isang praise and worship song kasi nakaset na po talaga yung date na yun na kailangan ko pong pumunta. Nagkataon nga rin po na sobrang malat na malat po ako, not feeling well. And since ni-require po nila ako na sige na kahit basta ang importante pumunta ka lang at makita ka, ang ginawa po talaga is sinabayan ko na lang po yung existing track ng kanta. Hindi ko na po sinabi, syempre, na mag-lipsync po. Ay, kasi ang kasi dito wala na po ang tanong, nagtanong. So I think... Ay, lipsync ka ba? Okay. I think doon po nag-a-apply yung... Honest. Yung exception na kapag sobrang ano lang po talaga, sobrang emergency na hindi na po ma-cancel ang event. At yun po. I love you, Tita Ethel. Pero Manay Ethel, ano pa rin po, may additional comment pa po ako. Nagkaroon naman din po ng instance talaga na nag-concert po ako nun sa Music Museum, yung Journey Into My Heart concert ko po noong 2015. Na one day before the concert date po, nawalan po talaga ako ng boses. Pero since nakaset na po ang concert, nagpa-doktor po ako at binigay naman po ng doktor yung prescription, yung mga dapat ko pong i-take. Pero hindi pa rin po talaga na-i-save or na-ibalik yung boses ko sa concert date. Wala po akong choice kundi magpatuloy po ng kumanta ng live. At nung opening number pa lang po, napaiyak na po ako. Tapos in-explain ko po sa audience ko po na I'm very, very sorry kasi hindi ko po talaga naiwasan na maging ganito po yung condition ko, nagkasakit. Alam ko po, nagbayad po kayo para mapanood ako, mapakinggan ako. Pero yun nga po, sana talaga nung gabi na yun, yung maintindihan po nila. But I would give my best talaga nung gabi na po yun. And thankful naman po na may lumalabas na boses, kahit hindi man po perfect. But I really tried my best talaga na makakanta po ng live sa kanila kasi nagbayad po sila eh para po mapanood ako, mapakinggan. At least honest ka, si Maria Carey, hindi eh. Ay! May message po si Maria. Kuya Jonathan, what can you say? Salamat po, Manay Ethel. Maraming salamat. Thank you, syempre, salamat po ng mga viewers natin sa facebook.com/EFCMiddleEast. Maraming salamat again. Ang Beauty Queens live at the National Theater of Abu Dhabi on April 7, 2017.